Plus News Update. Sa ating mga balita, mahigit 20,000 hektaryang coral reef sa WPS na pinsala ng mga aktibidad ng China ayon sa mga pag-aaral. Anumang impormasyon kaugnay sa banta sa buhay ni Kibuloy, wala pang natatanggap ang PNP. Search and retrieval operation sa Masara landslide incident itinigil na ng lokal na pamahalaan ng Maco, Davao de Oro. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa 20,000 hektarya ng coral reef sa loob ng West Philippine Sea o WPS ang nasira ng dahil sa mga aktibidad ng China ayon sa ulat mula sa Center for Strategic International Studies o CSIS. Batay sa ulat ng Deep Blue Scars Environmental Threats to the South China Sea ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI, nasa 75% o 4,500 acres na bahura ang napinsala mula sa dredging at landfill activities ng China bunsod ng pagtatayo nito ng artificial islands sa pinag-aagawang teritoryo. Nasira rin ang mahigit 16,000 hektarya ng coral reef sa South China Sea nang dahil naman sa pagkuha ng giant clams gamit ang high-pressure water pumps ng mga mangingisdang Chino. Rather than chopper boats, they use high-pressure water pumps, probably a method that they had adapted for maritime salvage operations. It looks like a giant vacuum cleaner. One member of the crew gets in the water and holds the hose down on the bottom of the lagoon, and another holds another end of a hose that just spits out the sediment. And the result is everything is destroyed. Samantala, patuloy pa rin itinatanggi ng China ang mga alegasyong sinisira nila ang marine environment sa WPS. Anila, ang mga pinsala ay kagagawan ng Pilipinas dahil sa hindi pagtanggal ng BRP Sierra Madre na tumatayo bilang outpost ng bansa sa Ayungin Shoal. Wala pang natatanggap na anumang impormasyon ng Philippine National Police o PNP sa banta sa buhay ng founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at umanoy sex offender na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, handa umano silang magbigay ng seguridad kay Kibuloy sa oras na mag-request ito sa pulisya at kung may basihan ng umanoy assassination plot laban sa kanya. Nito lamang Miyerkules, naglabas ang Sunshine Media Network International o SMNI ng audio statement ni Kibuloy na may plano umanong ipapatay siya ng gobyerno ng United States at sina President Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasabay nito, nag-alok naman ng tulong ang PNP sa Senado at Kamara hinggil sa paghatid ng subpoena laban kay Kibuloy matapos nitong magtago sa kinakaharap na investigasyon sa mga alegasyong ipinupukol sa kanya. Ipinatigil na ang search and retrieval operation sa landslide site sa bayan ng Masara sa Davao de Oro. Kasunod ito ng ulat mula sa incident management team sa umanoy completion ng retrieval at debris clearing sa Ground Zero batay sa inilabas na Executive Order No. 17 kahapon ng lokal na pamahalaan ng Maco. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 93 ang bilang ng mga natagpuang katawan sa pinangyarihan ng landslide as of 7 PM nitong February 20. Sa bilang na ito, nasa 79 na bangkayang na turnover na sa kani-kanilang pamilya habang 14 ang hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Samantala, 8 individual pa ang nananatiling nawawala mula nang maganap ang nasabing trahedya noong February 6. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Umiiwas ito sa inkwentro for them to preserve the organization. We have to find him. We have to serve justice. Matapos ang pambubomba sa Mindanao State University sa Marawi City, ang utos sa AFP, tugisin ang mga nasa likod ng pag-atake. Positive, nandun yung kalaban. Suppress fire. Kahit ganun yung situation namin, sir, walang umatras. Kahit mamatay man sila lahat, hindi maibalik yung anak ko. At sa kabila ng matagumpay na pagkakalansag sa mga utak ng krimen, posible kayang makapaghiganti pa ang mga kalaban. Are you expecting some retaliation? Sabi nga nila, the best defense is offense. Sa anniversary episode ng Magandang Gabi Pilipinas, tungkayan ang umiinit na tagpo sa pagitan ng militar at ng Dawla Islamiyah Maoti Group. Hindi ka natakot? Hindi. Sabi ko, dito mamamatay. So, hindi natin masabi na kahirapan ang tumutulak sa mga kabataan na sumali sa mga ISIS. Wrong idea ba? Ang hiling ko lang,
mahaba-haba pa na buhay na makasama namin ikaw. Kapayapaan sa kayaman mo. Nalalapit na nga ba ang paglaya ng mga probinsya sa Mindanao mula sa kamay ng terorista? Magandang gabi, Pilipinas. February 25, Linggo, 5:15 to 6:15 p.m. Dito lang sa PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.